Yo, what's up mga karatbu? Dadalhin ko po kayo ngayon sa Dilasag Aurora, one of the most diverse place or sea here in the Philippines, dahil hindi pa po siya masyadong kilala at hindi pa po siya masyadong pinupuntahan ng mga turista. Pero sinisigurado ko sa inyo na mag-e-enjoy kayo dahil sa likas na yaman dito. Available din po dito sa Dilasag Aurora. Andyan po ang JB's Resort at ang iba pang mga resort. Tara, tignan po natin. Yo, what's up mga karatbu? Gagawa po tayo ng time-lapse from Maria Aurora to Dilasag. Samahan niyo po. Dire-diretso na po tayo sa Dilasag. Hirap magsalita. What the heck guys? Ang lakas ng ulan. Ngayon lang tumigil. Nandito na kami sa Janid. Oh, hindi tuloy ako nakapag time-lapse. Shit. Dito po kami sa Dinadyawan. Ito po yung walang makita. Parang wala yata rin. Diretso na tayo. Yo, what's up mga karatbuan? Dito na po ako ngayon sa Dilasag. Dilasag, baby. Tignan nyo po kung ano yung mga nahuli namin. Ah, hindi kami nakahuli. Ito. Tara, kung dito. Ayan. Oh. Ooh. Guys. Hindi naman naglalaban ito. Nice. Oh, nagagay. Gusto nyo? Kasi ito ang isa sa pinakamasarap sa Dilasag yung meron kang mga kakilala. Itong lugar na daw. Hindi mo na kailangan ng hotel. Ang kailangan mo lang kakilala. Guys, pinigyan pa kami ng mga ganito. Isang timba. Baka mahigyan ako dito. Yo, what's up guys? Dito po tayo ngayon sa isang resort dito sa Dinasag. Bali, kinover po namin yung occupancy ng lugar. Ayan po. Maganda po sa lugar na to at look, diba? Solo nyo, tapos andyan na po yung dagat.
Yan po is beach area dito sa Dilasag. Ayan. At ito po ay aming rinentahan. So tara, pasok po tayo. Tignan muna natin kung anong meron sa loob. Pasok po tayo, guys. So look, tignan nyo naman. Merong receiving room. At ito yung hagdan papunta sa mga kwarto. Ha, merong balcony. So hindi po natin makita yung dagat ngayon dito dahil madilim. Pero tignan nyo po, yan. Ito po sila ngayon. At ito po yung mga rooms. Yan. Ito isa. So guys, awesome place. See you tomorrow. Yo, good morning mga karatbo. Andito po tayo ngayon sa dagat ng Dilasag. Binyog, Dilasag. Ito po ang itsura ng dagat dito. At ang buhangin. White sand. Nice. Yo guys, ito po yung street view po ng Binyog Dilasag. Ito po yung mga kalsada sa loob ng barangay. Kung makikita nyo po, wala pong masyadong mga naglalakad. So, hindi po siya magulo. So, safe po na maglakad-lakad kung gusto nyo pong bumili. At halos bawat tindahan po dyan may pwede kayong magtanong kung saan kayo pwedeng makabili ng fresh po na isda. Kaya talagang gustong-gusto ko tong lugar na to. Fresh po at ang presyo is affordable. Hindi po siya mahal. Ito po. Yun nga lang, hindi siya sementado. Kaya medyo maputik pagka umulan. Ito po. Papunta po ako ngayon. Bumili po ako ng isda dyan. Tapos papunta po ako ngayon sa aking kaibigan na taga rito. Kasi doon po kami kumakain. At doon po kami nagpre-prepare kung saan po kami, ano pong activities ang susunod po namin gagawin. Ito. Ito na po yung main road po niya. Nang Dilasag. O nang Dilasag. Ayan po. Subukan niyo po dito. Maganda po dito kasi bihira pa pong pinupuntahan to. So, yung itong area po na ito na Dilasag, ng Dilasag, sa Binyog po, ay malinis. Malinis po yung dagat. At safe po. Yun po ang unang-una. At pwede po kayo dito magpana po ng isda at manghuha po ng mga arusik. Kung alam niyo po yung arusik. Seaweeds po. Ayan, andito na po ako. Ayan na po yung mga kasama. Yo guys, bibili po kami ng alaksan. Ano na, guys? Pabukas po muna nito. Yo, what's up mga karatbo? Sinubukan po namin mag-snorkel sa dagat kasi binabalak po namin manghuli ng balagan. So, ito po yung mga nakuha namin. Congratulations! Ito po yung balagan yan.
Yan po. At, lobster ka mo. At yung pinakamalaking lobster po na nakuha namin na yun. Meron pang bunto. Yan. Ha? Yan ang pinakamalaking lobster. Pinakamalaki. Ilagay na natin yan. Pwede na. Ayan. Kulang dito ah. Dalawa yun nandiyan mga kasi. Iba na yun. Yung malalaki dito. Guys, ito po yung part ng dilasag kung saan namamahay ang mga maligno, impacto at mga tiyanak. Kaya kung maliligaw kayo sa lugar na ito, ay mag-iingat po kayo. At dito namamahay ang mga masamang espiritu. Guys, what's up mga karatbo? Pakikitaan ko po kayo ng isang magic. Ito, ito. Tingnan nyo. Magic. Oh! Oh my God! Oh. God. Oh. Magic. Magic. Guys, ito po yung part ng canyon kung saan namin ikinakadkad yung aming lambat. So, inilagay pa lang po natin at mamaya po ay babalikan natin. At makita po natin kung marami tayong huli. Ito po yung beach ng Caniwer. Ayan po. So, isa po ito sa tourist spot dito sa Dilasag. Yo! Tignan nyo. Ang ganda ng dagat. Ang ganda ng white beach. KLX 150 kasama saan man magpunta. Eto guys, lalaroin ko yung motor ko sa gilid ng dagat. Ibig sabihin na mamamasyal ako gamit ang motor ko sa gilid ng pampa, which is unusual mo kong magagawa sa ibang mga resort kaya ng Boracay dahil ipagbabawal po nila sa inyo. Pero dito, pwede itong enjoy it ang inyong mga ATV at motor sa gilid ng dagat. Guys, samahan niyo ako. We'll be right back.
Hindi na kuhanan. Yo, mga karat mo, tagay ko na. Tagay ko na. Angkel, tagay nyo na rin, Angkel. Angkel. Ay, yung kainuman ko, si Angkel. Pas na raw si Angkel. Pas na, Angkel. Ay, pas na si Angkel. Karat mo. Ayos ang tagayan namin dito. Guys, ito na yung papunta ng Parang Hills dito sa Dilasag. Pagka ganito pong mahirap ang daan, usually iniiwan po nila yung mga motor nila sa baba. Pero ako, susubukan po nating dalhin. Yan, panoorin po natin. Guys, ito bang itsura ng Parang. Watch. What's up mga karatbo? Andito po tayo ngayon sa Parang Binyog Dilasag. You will see how beautiful this place is. Watch. Guys, tignan nyo itong alon na to. Wow! Back! Oh, I think I have to go away. Looks dangerous. Guys, ito po yung isang magandang puntahan po dito sa Parang Binyog Dilasag Aurora. Yung famous na Cueva daw. Cueva daw. Yan, makita nyo guys. Yan. Yung papasok na yan, andyan yung yan yung kuweba. Pero mababaw lang siya, hindi katulad ng kuweba na malalim. Siguro mga ilang metro rin po yung papasok na sa loob. Eto po. Kita niyo po. Ang ganda po, di ba? Guys, eto. Eto po isa sa magandang puntahan. Yan. Guys, ayun.
Ngayon, nandito na po ako sa loob. Ayan. Guys, so. Ayan. Dito po tayo sa loob ng Cueva. Ayan, guys. So, pwede magtago rito. Brace yourself, baby! Holy fuck! Brace yourself, baby! Holy shit! Oh my god! That is fuck. What's up, mga karatbo? Sumisit po kami, nakakuha po kami ng maraming mga shells. Ito po. Ayan. Ito po yung mga nahuli namin ng isda. Ito po yung mga kasama kong humuli. Ito po yung panagan. Mamaya po ulit kami sisisid kasi masyado ng malakas yung umulan kasi umulan. Eh, mababasa kami. Kaya, umahon kami. Ayaw namin mabasa eh. Maraming salamat po. Po. Yo. Ha? Yo, yo, mata. Ayan po yung mga kasama ko. Ayan yung pasimuno. Ayan yung cameraman, pero ayaw kami kumarap. Thank you. Yung mga karatbo, kagandaan po dito sa Dilasag eh, magagawa mo yung gusto mong gawin, mga kapag-isda ka. Parehas lang naman sila ng Boracay, ng El Nido, ganun din siya kaganda. Ang kagandahan dito eh, pwede kang mangista, pwede kang manguha ng arosip, pwede kang manguha ng shells. So may activities na gagawin ka, tapos hindi ka maboboring, hindi ka tulad dun sa mga lugar na yon. Ang gagawin mo lang doon maligo. So, ang dami pang restrictions. Ang dami mga bawal. Pero dito dahil hindi pa siya ganun ka kakilala katulad ng Boracay, eh walang masyadong restrictions. Pero pa wala manghuli ng mga endangered species. Yan po. Kaya subukan niyo po. Dito po sa Dinyog, Dilasag, Aurora. Maraming salamat. What's up guys? Andito po tayo ngayon sa Ampir. Madadaanan nyo po ito guys pag pupunta po kayo ng Dilasag. At ito po ay isang napakagandang kalsada na madadaanan natin pag pupunta po tayo ng Dilasag. Tignan nyo po, this is a coastal road. Look. Sa tabi ay dagat. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Talaga ng KLX ay maaasahan guys. Ayan po. So guys, hanggang sa muli po at maraming salamat. There's nothing personal sa lahat po nang nandun, and everything is for the sake of entertainment. Maraming salamat po.